Isangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pag-ibagkaisa ng Espiritu Santo ay sumayin lahat. At sumayin rin. Ang Ebanghelyo, marinig natin na ang tinig ni Juan Bautista, pag-isiyan ninyo taligda ng inyong mga kasalanan, sabagat nalapit ng maghari ang Diyos. Noon at ngayon, bawat tao ng tinawag na magbagong loob at magbagong buhay. Mapapalad tayong mga nagsisisi at tumatanggap sa Panginoong Tagapagligtas. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan kung tayo maging marapat kumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at paglubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ama naming makapangyarihan at mawain sa aming pagsalubong sa iyong anak, huwag mong ipahintulot na maging hadlang ng aming mga pinagkakaabalahan. Turuan nawa kami ng kanyang karunungan upang kami ay kanyang makapiling kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa araw na iyon, sa lahi ni Jessie ay lilikaw ang isang hari tulad ng suklin mula sa isang tuot. Manalaan sa kanya ang Espiritu ng Panginoon. Bibigyan siya ng katalinuhan at pagkaunawa, ng kaalaman at kapangyarihan, ng karunungan at takot sa Panginoon. Kagalakan niya ang tumalima sa Panginoon. Hindi siya pahatol ayon sa nakikita o patay sa narinig sa iba. Bibigyan niya ng katarungan ang mga dukha. Ipagtatanggol ang karapatan ng mga kawawa. Ang salita niya ay parang tungkod na ipapalo sa malulupit. Ang hatol niya ay kamatayan sa masama. Katarungan at katapatan ang pairalin niya sa kanyang pamamahala. Maninirahan ang asong gubat sa piling ng kordero. Matutulog ang lupardo sa tabi ng batang kambing. Magsasama ang guya at ang batang leon. At ang mag-aalaga sa kanila'y batang paslit. Ang bata at ang usoy magkasamang manginginain. Ang mga anak nila'y magkakatabing matutulog. Kakain ng damo ang leon na animoy turo. Maglalaro ang batang masusoy sa tabi ng lungga ng ahas. Hindi maano ang bata kahit laruin ang ulupong. Walang mananakit o mamiminsala sa saklaw ng banal na bundok, sapagkat kung paanong puno ng tubig ang kargatan, laganap sa buong lupain ang pagkilala sa Panginoon. Sa araw na iyon, isisilang ang hari mula sa lahi ni Jessie, ang magiging palatandaan para sa mga bansa. Ang mga bayan tungo sa banal na lungsod
upang parangalan siya at magiging maningning ang kanyang luklukan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kung paano kayo'y malugod na
tinanggap ni Kristo, gayon din ang galing ninyo sa isa't isa upang maparangalan ninyo ang Diyos. Sinasabi ko sa inyo, si Kristo'y naging lingkod ng mga Hudyo upang ipakilala na tapat ang Diyos at tinutupad ang mga pangako niya sa mga patriarka at ang mga hentil na may magpuri sa Diyos dahil sa kanyang habag. Ayon sa sinasabi ng kasulatan, kaya't papupurihan kita sa harapan ng mga hentil at aawitan ko ang iyong pangalan, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat. Pagsisiyan ninyo talikda ng inyong mga kasalanan sabagat malapit ang maghahari ang Diyos. Siwa na tinutukoy ng propeta Isaias ang sabi nito. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyong daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at balat ang kanyang pabikis. Ang kanya namang pagkain ay palang at pulot-pukyutang at pumunta sa kanya ang mga taga-Jerusalem, taga-Judea at mga nahiniraan sa makabilang panig ng Jordan. Ipinahay nilang kanilang mga kasalanan at sila'y bininyagan ni Juan sa ilog Jordan. Ngunit nang makita niyang marami sa mga Pariseo at mga Saduceo ang lumalapit upang pabinyag, sinabi niya sa kanila, kayong lahi ng mga ulupong, sino nagbabala sa inyo upang tumakas sa parusang darating? Ipakilala ninyo sa pamagitan ng inyong pamumuhay na kayo nagsisisi at huwag ninyong ipangahas na kayo anak ni Abraham. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos
ay makalilita ng mga tunay na anak ni Abraham mula sa mga bato nito. Ngayon pa'y makakaamba na ang palakod sa ugat ng punong kahoy. Ang bawat punong kahoy na hindi mabuti ang bunga ay puputulin at iahati sa apoy. Binibinigan ko kayo sa tubig bilang tanda ng pag-isisi ninyo at pagtalikod sa inyong mga kasalanan. Ngunit dumating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa akin. Hindi ang marapat dapat kahit tagadala ng kanyang panyapa. Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayamin. Titipunin niya sa kamalig ang trigo. Ngunit ang ipay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sumayin niyo ang Panginoon. Bilang bahagi po ng ating patuloy na paghahanda sa pagdating ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo, sa ikalawang linggong ito ay tayo'y naanyahan ng pumikapal na makita sa pagkatao ni Juan Bautista at sa kanyang pangaral at pagbibinyag. Siya ay nagbinyag sa ilog Jordan. Bahagi yun ang kung saan ay makikita po natin na ang mga tao mula po sa magkabilang ilog ng Jordan sa Jerusalem, sa Judea ay lumalapit kay Juan Bautista para magpabinyag. Nung kami po pumunta sa Jerusalem, ang aming pong dinaadaan ay Jordan. Pwede po kasi na kayo ay dumiretso ng Israel. Pwede rin naman kami po ay dumaan muna ng Abu Dhabi. Hindi pala. Dubai. Dubai, pagkatapos Jordan. Amman, Jordan. At mula sa Amman, Jordan, ay pumunta muna kami doon sa lugar na pinagbinyagan ni Juan Bautista. Kasi sabi nga natin, mayroon pong ang ilog Jordan ay ang natural boundary na nagsiseparate sa the kingdom of Jordan at saka sa nation of Israel. Bagaman po sa mga nakalipas na maraming panahon, nagbabago yung territorial boundaries. Pero yun po yung natural boundaries na hanggang ngayon ay kinikilala ng dalawang bansang ito. Medyo may mga pagbabago gawa po ng gyera. At yung pagpasok po namin sa Israel, ay dumaan kami ng Jordan. Ito po kasi ay kung tawagin natin ay yung daan na pwedeng dumaan ang mga Palestinian dito sa Jordan. Bakit ito? Kasi alam niyo po, ay may mga Arab countries na hindi kanila papasukin sa kanilang bansa kapag may tatak ang iyong passport na galing kang Israel. Kaya po yung ibang mga Palestinians o ibang mga Arabs na sakop po ng Israel, kasi sabi nga natin nagbabago yung territorial boundaries, lalong-lalo na po noong 1965 na nagkaroon ng Seven Days War, ay yung pong mga katabi bansa, kasi hindi nila kinikilala yung Israel maliban lamang sa Jordan. Kasi alam po naman natin na yung Israel ay itinatag lamang na bansa noong 1965 gawa ng United Nations.
Pero yun po, no? So yung po psychobaptism, before 1997, kasi noong 1997, nagkaroon sila ng peace treaty with Jordan. Ang kalimitan mga nagpupunta sa Israel, ang nakikita lang nila, yung Jordan River ay yung Israel side. Pero mula po noong 1997, na nagkaroon ng peace treaty ang Israel at ang Jordan, yung iba pong mga pilgrims ay nakikita na yung Jordan side. Kasi Jordan River. No? So, and most likely, may mga ruins. May mga ruins yung kasi doon sa Jordan side na kinikilala na ito yung mga lugar na talagang pinabinyagan ni Juan Bautista sa mga Israelita at kay Jesus. Kailan po, ano, ay hindi na ako kasing ganda ng Jordan River yung nasa banang nakasulatan. No? Kasi yung Jordan River ngayon, na doon na doon sa site na pinagbibinyagan, kinikilalang pinagbinyagan ni Juan Bautista, kakaunti na lang yung tubig na dumadaloy. Kasi po yung Jordan River ay pinagatian ng Israel at ng Jordan. Yung Israel, ginawa nila irrigation. Yung Jordan, ginawa nila hydroelectric power. So, pero meron pa rin, ano, kailang yung nagbahagi yung nakita namin ay pababaw na at madumi. No? Maputin. No? Kasi gawa ka ng i-divert na yung Jordan River. No? Pero yun ang lugar na kung saan ay pinagbinyagan ni Juan Bautista. At maliwanag po na kung saan ay pinapaalala ni Jesus na rin yung kanyang hamon, lalong-lalong na sa paghahanda natin sa kanyang kapanganakan. Yung panunatang ginamit po niya sa Juan Bautista, magsisi kayong taligdan ang inyong mga kasalanan. Napakahalaga po yung pagsisisi ng ating mga kasalanan. Bahagi po na kung saan ay makita po na napakahalaga po yung pagkilala ng ating pagkakasala. Doon ang nagsisimula yung tunay na pagbabago kung kinikilala natin yung ating pagkakasala. Hindi tayo pwede magbago kung hindi natin nakikilala yung dapat nating baguhin. Kaya nga, kung yung maalala nung nakaraang linggo, yung ating panyaya ay yung sakramento ng umpisa. Na nawa po ay pakinabangan natin. Sabi ko nga po ay sa darating na Martes meron tayong umpisalang bayan. At ito po ay kinikilala rin natin sa banal na pagdiriwang ng misa. Every time na tayo magsiselebrate ng misa, alin, nauuna yung alin pagsisisi. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos na ako ay nagkasala. So bahagi po na kung saan ay dapat maging maliwanag sa atin dyan. Walang pagbabago kung walang pag-amin ng ating pagkakasala. Ang simula ng tunay na pagbabago ay sa pamagitan ng pag-amin at pagsisisi ng ating mga kasalanan. At maliwanag po na kung saan sa banal na kasulatan ay may mga halimbawa tayo. May mga halimbawa. Kasi, alam niyo po, hanggang ngayon, ito isa sa mga contention na binibigyan pansin ngayon. No? Lalang-lalang na po halimbawa yung usapin po ng paglilibing kay Marcos. Isa ito sa mga binibigyan ng pansin. No? Yung pag-amin ng kasalanan. No? So, yun ang kalimitang pinagtatalunan. Eh, hindi kayo marunong magpatawad. No? Hindi kayo umaamin sa kasalanan. Pero maliwanag ko, napakahalaga
yung pag-aamin ng kasalanan para sa pagsisimula ng pagbabago. May mga biblical characters sa tayo na kung tutusin ko ay nakita ko natin sa kanilang buhay na sila ay nagbago. Katulad palimbawa ganin, ni Zacchaeus na kung saan po ay sinabi niya na dahil sa pagsunod niya kay Jesus, kung ako may nadayon, sino man apat ni Papa, iba yung isa sa uli ko sa kanya. No? Santa Maria Magdalena, na mula sa kanyang pagiging makasalanan, isang babaeng mababang lipad, ay sumunod kay Jesus. Kay San Pedro, na tatlong beses na itinakwil si Jesus, pero tinanggap niya yung pamumuno ng simbahan. Kay San Pablo, na dating tagapag-usig ng ating pananampalataya, na naging bahagi sa isang mas malawak na pangangaral ng mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos. Ay ilan lamang ho sa mga makita natin na ito, nagbabago. Kasi huwag natin kalimutan na kahit na po si San Juan Bautista ay binalaan niya yung mga Pariseo at Saduceo. Kasi bakit nakita niya na itong mga Pariseo at Saduceo ay lumalapit din para magpabinyag kay Jesus. Magpabinyag sa kanya kay Juan Bautista. At anong sabi niya? Sabi niya ay brood of vipers, mga ulupong. Sino nagsabi sa inyo na tumakas kayo sa darating na kaparusahan? So sabagat, sabi niya, baka kayo buhay pila lamang dyan, gawa ng iba'y na pila, pakita ng tao lamang. Makita lang kayo ng tao, pero walang makikita ang pag-aba. Kaya yung hamon ay binigay po ni San Juan Bautista, ipakita ninyo sa inyong bunga ang inyong pagsisisi. Ipakita ninyo sa inyong pamumuhay ang inyong pagsisisi. At yun yung malaking hamon na ay huwag natin kalimutan. Ang pagtanggap ng ating pagkukulang at pagsusumikap na ito ay mabago natin sa ating pagkilos sa daigdig na ito. Pangalawa, ay maging katulad ni Juan Bautista nito, mga tinig na sumisigaw sa ilang. Nalit, na tayo rin ay magpaalala sa bawat isa. Magpaalala tayo sa bawat isa. Baka kasi yung iba ay akala nila okay lang yung ginagawa nila. Ang ating lipunan ng ating ginagalawan ngayon ay ang isang lipunan na kung tusin pa yalit ay yung nawawala yung sense of sin. Hindi naman kasalanan ito eh. No? Nagra-rationalize tayo. Kinakailangan din natin ang mga Juan Bautista na kinakailangan na sabihin natin sa ibang tao o kahit na sa ating sarili na mali yan. Hindi tama yung ginagawa mo. Kasalanan yung ginagawa mo. Hindi ang kalugod-lugod sa harapan ng buong may kapal. Sabagat, kinakailangan natin, baka kasi akala ng tao, no? Kasi sabi na natin ay okay lang. Hindi. Kahit saan mo dalhin, ang tama, ay mali, ay mali. Hindi yung ayaw masing sabihan kasi baka masira yung aming pagkipagkaibigan. Hindi. Ano? Mas maging ituturing kang tunay na kaibigan kung ikaw ay handang pagsabihan siya na siya ay tumatahak sa landas ng kapahamakan. Hindi sapagkat ikaw ay walang bahid kasalanan. Hindi. No?
Pero makita po natin yung concern sa bawat isa. Hindi na ulo ka na si Juan Bautista ay nangaral na magsisi at taligdan ang kanilang kasalanan. Hindi sapagkat si Juan Bautista ay walang kasalanan. Ano? Kaya nga nung sabi niya, hindi nga ako makarapat dapat na magdala ng sandalyas na Jesus. Ano? Pero ano? Siya naging daan para makita na ang tao ay kinakailangan magbago sa kanyang ginagawang kasalanan. At yun din ang kailangan ng kapanahonan ng ngayon at ng lipunan ng ating ginagalawa. Huwag tayong matakot na tayo ay magpa-blacklisted sapagkat hindi pwedeng itago mo ang kasalanan. Yan ay pagdudusahan at pagdudusahan mo at ng mga tao na sa paligid mo. Kaya, ilayo na natin sila sa tiyak na kapahamakan. Na kahit maaga pa, ay sila ay magsisi upang sila ay makapagbalik loob sa Diyos. Kinakailangan natin magtulungan. Ang sabi na natin, to remind one another, nalit, tama ang ginagawa mo, pagpatuloy mo. Mali ang ginagawa mo, baguhin mo. Sumasampalataya ako sa Diyos sa pamamagitan ng may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawa ang tao sa dalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ng Santo Maria Virgen, ipinagpasakin ito sa Dilago. Binakos sa krus sa matay ng ibig, nanaog sa naroon ng mga imaw. Na may katuwaran na buhay na magbalik, umakyat sa langit, nalagpap sa kanan ng Diyos sa mga makapanginginig sa lahat. Doon magmumula at paralito at tukor sa nabubuhay ng matay na tao. Sumasang pala tayo ng manako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan ng Katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng matay na tao, at sa buhay ng walang hanggan. Amen. Dumalangin tayo sa mapagpalang Diyos Ama na magbubuklod sa lahat ng tao tungo sa kapayapaan. Hilingin din natin ang kanyang pagpapala habang sinisikap nating sundan ang kanyang mga aral. Panginoon, tinggin mo kami. Panginoon, tinggin mo kami. Naway ang simbahang Katolika ay maging kapanipaniwalang halimbawa na isang buhay na banal at may paglinga sa mga mahihina at mga dukha. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo kami. Naway paglingkuran ng tapat ng nasa pamahalaan ang taong bayan at kanilang ingatan ang tiwalang iginawad sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo kami. Naway pahalagahan ng bawat Pilipino ang kalikasan. Panatilihing malinis at maayos ito at iwasan ang pang-aabuso. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo kami.
Naway maghari ang pagkasundo sa lahat ng pamilyang Pilipino. Mapawi lahat ng galit at hidwaan at matutong magpatawad. Manalangin tayo. Panginoon, tinggin mo kami. Naway maramdaman ng mga may sakit ang pagpapala at pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng mga taong lumilingap sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, tinggin mo kami. Ama namin, makapangyarihan, tinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak. Tulong mo sa amin naway hindi na magluwag at makita nawa namin ang kalulatian mo sa pamamagitan ni Jesucristo, kaaming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang magahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin, Dumika, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangan ng aming abang na kayangan. Naway ang pag-ibig mo magbigay kapupunan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu.